So, good afternoon to everyone. By the way, I'm Leonel of Marzan, and to formally start our discussion, our collaborative discussion in assessment learning 2, I will lead the prayer. So, let's put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, give us the knowledge for today's activity. Lord, give us the guidance for this activity to be successful, and give us knowledge to deepen up the knowledge that we are here to going to expand. And Lord, thank you for all the blessings and for the time that you are accepting us, one of your holy, oh God. Lord, thank you for everything, and that will be all. Amen. Amen. So we are here to discuss our, in our collaborative learning, we are having a question, 4 type of questions, which is we are going to discuss in this, in this Zoom meeting. So in the first question, am I audible to everyone? Audible pa ako sa inyo? Oo. Also yan. Yes. Ipakilala niyo na ba yung sarili niyo? Okay. Magsimula tayo kay Ate Jhosel. So, ako nga pala si Jhosel Joy, Corpuz. And kayo na. Okay. Thank you, Miss. Thank you, Ate Jhosel. Sino ang gusto magpakilala na susunod? Hi, good evening, good day. Ako si Christine Joyce Flores Yema. Okay, Iris, it's your turn. Alam naman na ikaw na si Iris Gonzaga Rojas. Huwag mo nang sabihin. Ay, wait, nagpakita siya yung antivirus natin. So yan, we are here to discuss our, in the part of our lesson, we have an activity which is collaborative learning. So ang collaborative learning, ito ay pagninilay-nilayan natin o pagbubulay-bulayan natin itong mga tanong na ito. So we have our first question. So ang first question natin ay sinong gustong magbasa? Okay. Basahin niyo naman na yan. Okay. Irish, basahin mo na number 1. Hindi ko makita, girl. Wala kang shares. Ay, wait lang. Naglolo ko. Nakita mo ba? Oo, meron na. Basahin mo na. Ito na. Wait lang. Can a diagnostic assessment and formative assessment affect the result of summative assessment? How? So sabi nga, ano ba, makaka-affect ba daw yung diagnostic assessment sa formative at sa resulta daw ng summative assessment? Paano? So, ikuan muna natin. Di ba ang diagnostic assessment kasi ito yung binibigay? Binibigay before the discussion, beforehand, or mga instruction na katulad. For example, pag nag-open yung, for example, grade 7, pasukan ng grade 7, nagbibigay yung teacher ng diagnostic assessment para malaman ng teacher kung saan siya mag-focus, kung ano yung mga kahinaan ng bata o saan sila magaling. So, yung diagnostic assessment daw ba, at saka yung formative assessment is makaka-affect daw ba sa summative assessment? Paano? Sinong gustong sumagot or mag-share ng kanyang insight? Okay, Miss Jhosel, ikaw muna mauna. Ano yung idea mo dun sa tanong na number 1? So yun nga. Okay, Miss Jhosel, are you there? Nandiyan ka pa ba? Habang hinihintay natin si Jhosel, sinong gustong sumagot sa inyong dalawa? Miss Yema? Makaka-affect daw ba ang diagnostic assessment at for formative assessment sa summative assessment, sa resulta ng summative assessment? Paano? Para sa akin, oo. Kasi
sa diagnosis assessment, doon pa lang natin malalaman kung ano yung strength and weakness ng bata. Pag sinabi naman natin formative assessment, dito naman natin nalalaman kung nakakasunod ba yung bata sa tinatalakay natin. And then pag sinabi natin summative naman, dito natin, bibigay natin ito pagkatapos ng chapter 1, unit 1, or pagkatapos ng discussion. Makaka-epekto ito, lalo na kapag yung mga bata is sa formative assessment, hindi nakakasunod yung bata. Kaya kapag nagpa-summative ka na, hindi na may chance na mababa yung makukuha ng bata kung hindi niya naunawaan ng mabuti yung discussion. Or yung weakness niya, yung na-discuss mo, yun pala yung weakness niya. Kaya parang magiging mababa or may chance na mababa yung summative exam niya. Okay, thank you, Ms. Jhosel. Napakaganda na ng iyong idea. So, ikaw naman, Ate Jhosel, dyan ka pa ba? Nagkakaroon tayo ng internet, unstable of internet connection. I'm audible ba, Ate Jhosel? Oh, yan na, narinig na kita. Okay na. Yan, ikaw na yung sagot mo na sa number one. Ano yung idea mo dito or ano yung perspective mo according sa question number one? So para sa akin, oo, nakaka-apekto ito kasi 'di ba? Syempre, yung sa umpisa, 'di ba? Yung sa may diagnostic assessment nalalaman yung saan ba sila na yung ano bang weaknesses ng mga estudyante. So doon 'di ba? Wala. Okay, Ate Jhosel, narinig ka pa din. Go on. Tuloy-tuloy lang. Ate Jhosel? Okay. So yes, sa diagnostic assessment, ito yung ano, can affect the result of summative assessment because in diagnostic assessment, ito yung ano yung kung ano ba yung alam ng estudyante saka yung hindi niya alam nung una. So, naka-apekto ito sa result ng assessment by evaluating the student learning on what they have learned at the end of the course or unit or semester. Yeah. So yung parang... Ikaw, Irish, ano yung idadagdag mo dun sa sinabi nila ate na idea nila tungkol dito sa can a diagnostic assessment and formative assessment affect the result of summative assessment? How? Anong masasabi mo rin doon? Para sa akin, oo, nakaka-affect siya sa result ng summative test kasi 'di ba sa diagnostic doon mo makikita yung kung ano yung kahinaan nga ng bata. Tapos doon sa summative, doon mo na makikita yung result nung kunyari no exams nila ganun kung may natutunan ba sila. Kung nakikinig ba sila ganun. So, to sum it up, napakaganda yung sharing na ideas natin. Pero feeling ko yung sagot natin is magkakalapit lang. May iba-iba lang tayo ng direction pero halos iisa yung sagot natin, nakukuha ba natin. So, number one, to sum it up, I think it is also yes. Because the diagnostic assessment, we will know the prerequisite skills of the students and when we give them formative assessment, we will know if there any addition or if they are learning anything from your teaching. So, when it comes to summative tests, we can see the total understanding by the students. We will see if anything has been added to their knowledge after the subject or course. So, in Tagalog, oo. Dahil sa diagnostic assessment ay malalaman natin yung mga prerequisite skill ng mga mag-aaral. At kapag binigyan naman natin sila ng mga formative assessment ay malalaman natin kung may mga nadagdag o natutunan ba sila sa iyong pagtuturo. Pagdating naman sa summative assessment or summative test, ay makita natin na yung kabuuang natutunan ng mga mag-aaral. Makikita na natin kung may naidagdag ba sa kanilang kaalaman pagkatapos ng subject o kurso. So talagang napakalaking epekto nung diagnostic assessment tsaka formative assessment, 'di ba? Nagsasang-ayon kayo, "Uy, bakit may ganito? We're running out of time na," sabi. "We've removed the 40 minutes time limit on your group lab."
Perfect. So yon, di ba napakaganda? Nung parang sagot natin is nagko-compel siya pero in a stronger structure na nagsasang-ayon tayo na ang diagnostic assessment and formative assessment ay naka-apekto sa summative assessment. So number two, nag-clear ba tayo doon? Nakaroon ba tayo ng collaboration with the ideas? Kasi feeling ko yung idea natin iisa lang eh. Clear tayo doon? Oo nga. So sa number 2 naman tayo, na mag-move forward tayo sa number 2. Sino magbabasa ng number 2? Christine? Number 2, can teacher do away with traditional assessment? Explain your answer. Okay. Miss Ate Jhosel, ikaw muna maunang sumagot. Anong idea mo ulit isa sa can teachers do away with traditional assessment? Explain your answer. So sa number 2, can teacher do away with the traditional assessment? So hindi. For me is no. Kasi syempre nakasanayan na rin ng pagtuturo ng teacher na gumagamit sila ng ano eh, traditional form ng yun. Paano sila magturo? Para sa akin lang. Sini, Yema, anong perspective mo dito? Ano yung idea mo? Bakit kaya ba natin tanggalin o kaya ba tanggalin sa atin yung traditional assessment? Para sa akin, hindi. Kasi lalo na sa mga elementary and high school, kapag nag-ina-assess kasi natin yung mga bata, kailangan pa rin talaga ang paper and pencil to assess student. Like yung mga elementary. Kasi yung mga elementary, hindi naman natin sila pwedeng pag-examine ng ano, performance parang sa college. Kasi meron yung mga student na magaling sa pagtusulat or mas na-express nila yung feelings nila through writing. Tsaka meron kasi yung mga bata sa elementary, lalo na ba yung mga mahihiyain, yung hindi sila para recite pero matalino sila sa pamamagitan ng pagsulat or pagsagot. Para sa akin, hindi talaga matatanggal yan, lalo na sa mga elementary and high school. Pwedeng haluan ng authentic assessment ang traditional assessment para magandang para ma-assess or mas magandang ma-assess yung mga bata. Okay, thank you very much. Very well said, Christine Joyce Yema. Ikaw naman, Irish, ano naman yung perspective mo dito sa question number 2? Agree ako kay Christine. Hindi natin siya pwedeng tanggalin kasi kung ano yung nakasanayan ng mag-aaral noon or yung mga teacher, kung ano yung nakasanayan nilang pagtuturo, yun na yung magiging way nila ng pagtuturo hanggang sa pagtuturo, yun. So yun. So ako rin, para sa akin din is, teacher cannot remove yung traditional assessment because when we say traditional assessment, they are the objective type assessment where teachers can avoid marking biases. After all, there is one answer to the question so the teacher's grading is well managed. O sa Tagalog naman, hindi natin pwedeng tanggalin ng mga guro ang traditional na pagtataya sapagkat sinabi nating mga traditional na pagtataya ay ito ay mga patatang objective type na kung saan ay maiwasan ng guro ang bias na pagmamarka sapagkat iisa lamang ang kasagutan sa mga tanong kaya't mahusay na pangasiwaan ng mga guro ang mga pagmamarka. So yun nga, di ba sinabi natin kanina na hindi nila pwedeng tanggalin kasi yung mga ibang bata na sinabi ni Christine Yema kanina, yung meron silang different type of level of thinking, meron silang higher thinking skills. Kung yung bata is magaling sa ganito, yung isa naman is ganito. So, hindi natin pwedeng tanggalin. So, it's all about this one. Yung hindi talaga natin pwedeng tanggalin yung traditional assessment sa mga bata. It's because of the paper. Kasi nga, syempre, pag traditional assessment, pen and paper. O, diba? Naniniwala kayo doon. Syempre, isa lang yung sagot doon. Wala lang bias doon. Tama ba? For example, ikaw, nagpa-traditional assessment ka sa mga bata. Anong pwede mong gawin doon? Siyempre, walang bias na mangyayari sa mga sagutan kasi isa lang yung magiging sagot. Diba? Tama ba ako?
Okay. So number three naman, ako naman na dito. Ako na magbabasa. So this is the number three question. Have you ever experienced having been given an unfair assessment? Why? Do you consider it unfair? Sino sa inyo? So, sino sa inyo yung nakaranas ng ganito? Okay, Miss Yema, ikaw naman mauna ngayon. Noong elementary ako, kasi diba kapag elementary tayo, yung special treatment, kapag kilala ng teacher yung parents ng bata, tapos yung bata is parang bibigyan niya ng special treatment. Na, yung teacher bibigyan ng special treatment yung bata. Para sa akin, unfair yon. Kasi sa loob ng classroom, estudyante mo dapat sila. Walang kakilala, walang relative kapag sa loob ng classroom dapat. I-treat mo tulad ng estudyante mo isa, estudyante dapat lahat. Hindi, yung isa special treatment, yung iba hindi. Dapat kung ano yung trato mo sa isa, itrato mo sa lahat. Yun. Okay, thank you. Miss Irish, ikaw naman. Wala pa akong na-experience na ganun eh. Okay. Ate Jhosel? Katulad din nung sinabi ni ano, ni Yema, no elementary. So yon. Pero kino-consider ba nating unfair assessment yung pagtitreat ng teacher sa yung pagtitreat ng teacher pagkakilala ng magulang? Assessment ba yung tawag doon? Hindi. Favoritism na yung ganun. So parang yung sinasabi kasi ni Yema kanina, it is a treatment between the teacher, parent teacher, pero hindi siya assessment. Nagigets niyo ba ako? Yung assessment kasi, gumagamit tayo dito para ma-assess natin yung bata. For example, ako, matalino ako sa klase. For example, tayong apat. Ako yung parang magaling. Ako yung top notcher. Tapos kayo iskwan. Parang mababa lang. Tapos na ganon, yung exam ko, mas mahirap kaya sa inyo. Unfair yon. Nagigets niyo ba? Ako ako yung itatest ko is parang beyond my knowledge, parang advanced. Tapos kayo, normal lang yung sa inyo. It is an example of unfair assessment. So, sinasabi natin kasi nung kwan din kami, nung siyempre elementary, high school, dumaan tayo sa mga stage ng may favoritism. Meron yung mga nakikabraa. Mga, ano yun? Unfair ba yon na kapag yung mga nakikabraa or yung mga nakipag-boy scout, yung nawala sila ng ilang week tapos para sila nung grade nyo sa test daw? Ano yung opinion nyo doon? For example, nakikabraa ako. Tapos, hindi na ako gagawa ng mga ginawa nyo, eh mahirap yung mga ginawa nyo. Fair ba yon para sa inyo na magkaroon ako ng grade na kaparehas nyo? O yung pinakamataas nung score is, ay hindi yung grade ko. Fair ba yon? Hindi. Hindi. Bakit? Diba? Exempted yung mga nakikabra. Yun yung unfair. Kasi pero, pero ginawa naman nila yan for the school, for the sake of school. Para sa akin, unfair pa din. Dapat gawin pa din nila. Kasi diba, may grade pa rin naman sila. Pwede silang mag-additional grade, pero yung hindi nila gawin yung pinagawa sa amin, parang para sa akin unfair. Kasi pare-pare sa estudyante. Sinasabi naman nila na ako, kami nga ay nakipagbardagulan kami dun sa kami kung ikaw sana. Sabi sa'yo. Oh. Hindi rin. Kasi syempre, di ba pinaghirap, kunyari may exam ganun. Tapos pinaghirapan mong mag-review the whole night or kailang weeks before yung exam. Tapos ang ganda nung score mo, nung result nung grade mo sa exam na yun. Tapos papayag ka ba na yung result ng exam mo, ganun din sa kanila. So unfair yun sa'yo? Oo. Ikaw, Ate Jhosel, anong stand mo doon? Unfair. Para sa akin. Siyempre, pinaghirapan din yung pagkuha sa grade na yun eh. Tapos same lang rin yung score din sa highest pa na ano. Oo. So ako din, parang syempre naisip ko nung nakita ko tong tanong na to, have you experienced? Sabi ko wala. Pero biglang, hindi ko alam kung sa assessment part na yun. Kasi nga, paano ma-assess yung bata nakipagkabraa?
Nawala siya ng beep. Nawala siya ng, hindi siya nakapag-test. Paano mo siya ma-assess? Diba? May natutunan ba siya? Eh, hindi ka siya matuto kasi nawala siya sa klase mo. Tapos bibigyan mo siya ng grade na gano'n. So, I think it's unfair talaga. So, siyempre, dumaan tayo sa gano'ng stage ng buhay natin. From elementary, high school. Kasi pag sa public ka, kasi may mga gano'n talaga nangyayari. Sino ba nag-private dito? No, elementary and high school? Wala? Na-experience natin yung mga gano'ng bagay, right? Tapos, for example, pag sumali ka ng kuhan, kasi pag tumatakbo ka, pag ranking student ka, kailangan mo talagang pumunta sa mga extracurricular para pag nakipag-ranking ka, makipaglabanan ka dun sa rank, gano'n. Natry ko kasi yun nung high school kami eh. So, unfair talaga yung mga gano'ng bagay, right? So, ang sa atin is, na-experience tayo ng gano'n, nakita natin yon, pero wala tayong nagawa kasi yung teacher pa rin yung may hawak. Diba? Kahit magreklamo kaya ng magreklamo, badeng. Patama sila. Ikuan ka ng salita, ka ng salita dyan. Wala ka rin magagawa kasi nasa teacher pa rin yun. Pero feeling ko, privilege naman nila yon. Meron din talaga silang karagdagang score kasi nga nakipaglaban sila for the school, for the city, ganun. Kasi diba pinaghahandaan ng every city pag may kavraa, karaa, ganun. So yun lang. Mm-mm. So to sort it out, babalik na sa number 4. At Jhosel, basahin mo na to. When a teacher explains how you will be scored in a written or performance test, will this most likely help you come up with better output or performance? Why? Sinong gustong sumagot na mauna? Irish, ikaw naman. Wait lang, basahin ko ulit. Sige. Para sa akin, oo. Bakit? Yeah. Kasi malalaman ng teacher kung yung result ba ng output mo eh may pinagbago ba, ganun. Or nakikita niya ba na nag-i-improve yung knowledge mo, yung performance mo, gano'n. Para sa akin lang, ah. Okay, okay. Miss Christine, ikaw naman. Anong idea mo tungkol sa tanong na ito? Ang pagkakaintindi ko naman is yung ano, yung ibibigay agad ng teacher yung pamantayan bago mo gagawin yung performance or written output. Para sa akin, oo, makakatulong to para makabuo ka ng mas magandang performance. Kasi kung alam na natin yung pamantayan na pagbabasehan kung paano tayo gagraduhan ng teacher, doon natin malalaman kung saan tayo tututok. Kung saan natin tatargetin para makakuha ng higher grade. Diba? Kunyari, gagawa ka ng essay, tapos yung nilalaman, yun ang pinaka-highest score. Kunyari, 60 ang nakalagay doon. Siyempre, papasok sa isip mo na gagalingan ko doon sa nilalaman. Dapat mas creative ako sa nilalaman ng aking essay para mas mataas yung makuha ko. Parang ganon. Mas magpo-focus tayo na mapaganda yung ating performance or written output para mas makakuha tayo ng mas mataas na grado. Okay, yeah. Thank you, Miss Christine. Ate Jhosel, ikaw naman, anong idea mo dito? Sa akin, oo. Makakatulong yung ano, pag nalaman mo na yung ano, kung ano yung guidelines sa scoring, kung na-explain na siya ng teacher. So, malalaman natin kung ano yung i-input natin o hindi natin i-input sa paggawa ng written performance. Ganun. So, napaka-kwan talaga, di ba? Napaka-laking tulong kapag malalaman mo agad yung kwan. Ano to? Kung malalaman mo agad yung in-explain sa'yo kung paano ka gagraduhan. So, ang sagot ko naman nito, yes, it will help a lot to make my writing better because the standards given by the teacher will serve as my guide. This is where the importance of standards and rubrics come into play. Because of this, students will know what they need to focus more on their writing. They will also help to do the writing that students submit more organized. This standard would allow teachers to quickly assess their students' writing because they follow a rubric. Yung sabi nga ni Miss kanina, ni Miss Yema, kung saan sila mag-focus, kung saan sila gagaduhan, doon nila gagalingan. Kaya nga, sabi natin, malaking na itutulong nito upang mas maging maganda
ang aking gagawing sulatin or yung gagawin natin para syempre, for example, meron kayong role play. For example, may role play. Ano yung at yung criteria? Eh, syempre, perfectionist ka namang bakla ka. Syempre, at yung criteria that alam natin dapat dito tayo kuha. Dito nang tatargetin yung for example, tong play na dapat bongga. Dapat yung criteria it is matouch natin lahat, 'di ba? For example, 'di ba nung high school tayo, meron yung teacher nagpapa-roleplay, nagpapa-video ng Romeo and Juliet, mga El Filibusterismo, Teritirismo, ganun, di ba? Yung mga teacher natin nagpapaganon at nagbibigay sila ng rubrics para mag-come up tayo ng mas magandang performance. Bakit? Siyempre, ikaw, for example, like, sa'yo inatas na leader. Anong inatas sa'yo? Ginasa inyo, naging transparent naman yung teacher, binigay yung rubrics. Mas magiging mas maganda, mas magiging way or mas magiging lead yung gagawin yung paraan. Kasi for example, yung teacher nagpagawa ng roleplay walang rubrics. Paano yung gagawin nyo doon? Siyempre, di ba mahirap gumalaw? Wala, yung teacher naman na yun, walang rubrics na binibigay. Ano na yung gagawin namin dito? Eme-eme lang. Kasi may mga ganong mga teachers na hindi sila nagbibigay ng rubrics. So mas maganda na alam mo yung rubrics kasi alam mo kung saan ka huhugot, kung saan ka aatake para mas mapaganda yung play o yung sulatin mo o yung mga gagawin mo pang mga performance test or performance task na inaatas ng teacher. So yun, di ba? So napakahalaga ng mga ito na napag-aaralan natin. Ano yung masasabi nyo doon sa napag-aaralan natin ngayong araw? Ngayong momento na ito, nag-share tayo ng ideas natin. Siyempre tayo, may iba't iba tayong perspective. Pero halos natin yung perspective natin, nagka-come into one lang. Parang nagsasang-ayon tayo kasi nalaman na natin kung ano nga ba yung diagnostic test, ano ba yung formative test, bakit siya nakaka-apekto, ano yung rubrics, ganon. Kayo naman, ano yung parang magiging takeaway nyo before our collaboration will end? So sa akin, mas nalinawanan ako. Okay, mas nadagdagan pa siguro yung knowledge mo. Kasi nga, mahirap din iproseso ngayon. For example, ako na nandito. Ako nung una, hala, nanatang mga talong na ito. Pero tapos nung nagsasalita na kayo, parang mas nabibuild up pa. Ah, eto, may naisip na ako. Alam mo yung pag may nagsalita ang isa, may pumapasok agad sa utak mo. Ay, ganun pala yun. So parang ganito yung sinasabi niya na mas nalilinawan pa kayo kung ano talaga yung pinag-aaralan natin. Nagagets ba natin yung pinag-aaralan? Lumalawak yung idea. Ayun, napapala, na-expound pa ng perfect. Parang namu-move forward pa, nagmo-move mountains tayo. So, to Juan na, ano pa yung mga katanungan niyo diyan na mailalabas niyo or ano pa yung mga insight niyo na gusto niyo pang idagdag? Ano? So, yun, 'di ba? So, itong apat na to, napakalaking parang sa una, mahirap siyang sagutin. Nahirapan ba kayo sa pagsagot? Nung kanina, di ba? Siyempre, pag ikaw lang kasi nasagot, parang hindi mo alam kung reliable yung magiging sagot mo. Ba? Pero ngayon, mas nalinawan tayo. So, to Juan natin to sum it up po. We have, di ba po yung sinabi natin kanina, na pag-discussan naman natin yung ano yung maging epekto. So, mas magandang na pag-aaralan natin itong mga to. Yung mga ganitong bagay, yung mga question na ganito, yung collaborative learning, para mas makalap pa natin or para ay, yung idea niya parang parehas kami. Kailangan pa natin expound to. Ganun ba? So, yun lang. Kailangan so, ayun yung parang naging kwanan sa collaborative learning natin ngayon. So, to end our collaborative learning, mayroon pa ba tayong katanungan, violent reaction sa mga ideas, ano pa, may gustong idagdag, clarifications, sino pang may tanong, or hindi pa malinaw ba sa kanya, nagulan sa mga opinion ng bawat isa, sino pala, sinong gustong magtanong pa, or hindi pa, anong hindi pa malinaw? Wala na. So kung wala na is kailangan mag-pray na tayo for closing prayer. Napapangunahan ni Miss Jhosel. Miss Jhosel, nandyan ka na ba? Yes po. Closing prayer na tayo. Let us pray. Maraming salamat po Panginoon sa
dagdag kaalaman po na nalaman po namin at natutunan po namin ngayong araw na to. At maraming salamat po at ginabayan niyo po kami ngayong araw po na ito. Amen. Amen. So yun lamang ang ating kwan. So with our further activities, sana maging ganito tayo. Mas sana magkaroon pa tayo ng mas collaborative. Yung parang yung nagtatalo tayo kasi mali yung opinion mo. So ganun na ganun. Sa susunod, sana more looking forward na mas interactive pa. Ito yung first activity natin na collaborative. So goodbye and God bless. See you soon. Wait lang, stop natin to. Ay, wait. Saan i-stop? Para mag-stop. Ay, hindi na-record. Na-record. Na-record? Nag-stop na ba? Hindi pa. Na-record pa rin. Tapos di pa na-record na. Back.